Hi, welcome back to our channel. And for today's video, panibagong reaction video na naman tungkol kay Mayor Alice Go na binayaran nga yung isang tao na talagang nagangalang Alice Go. Kung sino yung totoong tao, totoong identity. So sinasabi kasi dito na merong ninakrawan or nagnakaw sila ng identity ng isang tao. So eto na, tingnan natin. A few days ago, Mayor Alice Guo and some other individuals were charged under the expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Ako po'y masaya. So dito nga, in-explain nga ni Senator Ontiveros kung ano yung nagiging sitwasyon na ni Mayor Alice Guo. Kasi may mga nakita pa silang mga gusot sa kanyang identity. Na siya po ay nakasuhan. At nakasuhan sa ilalim ng isang batas na pinanganak din nitong komite. So credit sa owner ng video na ito kay Sir Remad Daya. So it's a reaction video lang. Thank you for sharing this video. The Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. But it seems that Alice Guo is only the tip of an iceberg. Kung tamang binahagi sa amin na intelligence information noong executive session a few weeks ago at kanina lamang din, this committee hearing is in the process of uncovering a deep and deadly web of bad actors involving international criminal syndicates. Kasi hindi lang kasi si Mayor Alice Go dito ang may kini-question nila, even yung mga naging kasama niya. O sino pa yung mga incorporators ng POGO at kung ano-ano pa? Local and national politicians and perhaps malevolent elements of a foreign state. Nakakalula ang impormasyon na aming natatanggap. Kaya sa palagay ko po ay mahalaga na ibalangkas ng maayos. Una po, let us tackle head-on this issue of the identity ni Alice Guo. Si Alice Guo po ay nagpadala ng excuse letter sa ating komite dahil hindi daw siya makakadalo. So dito hindi nga nakadalo si Mayor Alice Go. So instead of coming sa session, is nagpadala lang siya ng excuse letter. This is truly unfortunate dahil ang dami po niyang kailangang sagutin sa atin. Itatanong ko sana sa kanya para diretsahan niya sagutin. Pero papakita ko na lang ngayon dahil sobra ako nabigla dito. As has already been reported, Alice Guo's Chinese identity appears to be Guo Haping, fully Chinese, with two Chinese parents. So sa mga hindi pa nakakaalam, ito nga raw yung totoong identity ni Miss Alice Leal Guo. Ito po ay nakita natin sa Special Investment Resident Visa o SIRV application ni Lin Wenye. I wrote to the NBI to request the biometrics data of both Guo Haping and Alice Guo, looking to compare their fingerprints. Atin pong nakuha ang kanilang fingerprints at sa kasalukuyan ay... So good thing din sa atin, no? At least klaro pa din yung mga fingerprints. So po pwede pa rin malocate kung sino yung totoong tao o identity na nagdadala nun. Ito ay ina-analyze. Ngunit po, salamat sa maagap na tugon ng bagong NBI Director, Jaime Santiago. Nakuha din po natin ang impormasyon na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. So dito, ito raw yung totoong Alice Leal Go na siyang nagmamay-ari ng pangalan na dinadala ni Mayor Alice Guo. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. So actually, hindi lang kasi sa Pilipinas ito nangyayari. Even sa ibang bansa, may mga... yung tinatawag nila identity thief na ninanakawan nila ng identity yung isang tao. So sila yung kumbaga nagdadala ng pangalan na yon. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor, July 12,
1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Lialguo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Lialguo in Tarlac City? Nakakapagtaka talaga yun. So imagine dalawa silang Alice Lialguo na nagdadala ng isang pangalan. Or is this a case of stolen identity? Yes, stolen identity, or in other words, yung identity thief. Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Lialguo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Lialguo? Nasa batas kasi ng Pilipinas yung natatanging tao na pwede lang tumakbo bilang politician sa atin is yung totoong Pilipino talaga. Bawal yung ibang lahi. Kung meron na siyang validly issued investor's visa, napapahintulutan siyang mamalagi dito. Which leads us to our next question. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? May ebidensya na tayong nakita na may link ang Bamban Pogo Hub to Clarkson Valley, isang pogo na atin nang naunang na ocular na mayroong mga video room at mga models para sa love scam. Si Huang Ziyang, na incorporator ng Baofu at pogante ng China, ay incorporator din pala ng Sun Valley Clark Hub. Ka-partner ni ayon rin sa ebidensya, konektado ang Hongsheng Gaming Technologies, yung company na ni-raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bamban Tarlac. Konektado ang Hongsheng at ang ni-raid ng PAOK na Pogo sa Porac, Pampanga. Paano nangyari yun? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan, dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. Okay. Mabagal lang po yung internet. Mas mabilis yata dun sa Pogo Hubs. Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga ringleader ng Lucky 99 Pogo sa Porac. Ito naman po ang photo. Ito lang, patuloy lang natin yung pinapaliwanag ni Senator Honteveros. Mula sa campaign niya, kasama si Catherine Cassandra Leong o Cassie Lee na authorized representative in Lucky 9 sa Porac. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan, sino ba ang protektor ng mga pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protektor? Gusto ko lang ding mag-react kasi may mga tao naman kasi na binibigyan agad ng desisyon, binibigyan agad ng maling interpretasyon kapag ikaw ay nagpapapicture. Imagine, baka nagpapicture lang kasi nung kasagsagan ng election, I know po sure na ang daming mga politician na pumupunta sa iba't ibang lugar
So, tendency kapag sikat yung kagaya ni Mayor, sikat sa lugar na yon, o pwedeng maimbitahan yung mga politician. So, kapag naimbitahan, syempre may mga picture, but then it doesn't mean na kapag ikaw ay nagpa-picture, ikasama ka na sa kanilang mga gawain. And napaka-unfair naman nun. And kung sa akin lang din, ito para sa akin lang din naman, I'm from Davao City and I know how Duterte works. Kasi hindi siya gumagawa ng mga bagay na talagang ikakapahamak niya. Kahit na medyo matatalim nga yung mga salita ng ginagamit niya, but then sa kanya mga ginagawa, kitang-kita natin na talagang isang politician na may gawa. So, hindi ko lang naisip kung bakit may mga tao talaga na mahilig manira, mahilig gumawa ng mga issue, mahilig gumawa ng mga bagay na ikakapahamak din ng ibang tao. Why not gumawa na lang sila ng mga bagay at magsama-sama na lang sila at gumawa sila ng mga paraan kung ano yung mga mas malaki pang problema na dinadala yung Pilipinas kaysa gumagawa pa ng mga isyong ganito. That's only my opinion, but then you are free to give your own opinion. DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. So, sinasabi nga dito ni Senator Hontiveros na Pogo money can influence the said numbers of people electing a certain person. But then, way back nung nasa Dubai pa ako, ang dami ng mga Duterte, ang dami ng gustong mga OFW na ang gusto nilang iboto, even me, nagbumoto rin ako kasi nandun ako sa Dubai. They want to vote for Digong. They want to vote for Duterte. So, kahit yung mga kakilala ko even na nandito na sa Pilipinas, they vote for Duterte kasi alam nila kung paano siya kumilos. So, that's only my opinion. But then, yun din ang mga nakikita ko eh. Kaysa naman ganito, kasi kung sa totoo lang, wala naman talaga silang balak tumakbo. Even Mayor Duterte, even Vice President Sara Duterte, wala silang plano na tumakbo sa mga matataas na posisyon. But then, medyo nai-influensyahan na lang siguro sila kasi kagaya ng mga taong nakapalibot sa kanila. But only that's my opinion. You're free to give your own opinion. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated. I now wish to ask my colleagues if they have opening statements. Okay, so hanggang dun lang muna yung ating video for today. So you are free to give your own opinion dyan sa comment section natin. So hope to see you again on our next video. So have a good day. Bye.